kung bakit hindi dapat ikahiya ang salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan, ang salita ng Panginoon hindi lamang po dito dahil ibig ng Diyos ang lahat ng tao maabot. Kaya sa mga pag-aaralan, ang programa po sa radio 99.9 FM, sa YouTube po. Mga kaibigan, ang intercession, power prayer, at sa FB page po, yung Pentecostal Missionary Church of Christ. At mga kaibigan, sa DCRJ, sa sinasagawa sa Lucena. Kaya kamakailan lang po, isinagawa ang Christ the Peacemaker Home Free sa daho po ng Cuneta Asrodon at sa daho po ng Cavite. Kaya ang salita ng Diyos isinasagawa kung bakit may pagtanggap ng kaloob dahil ito ang pag-ibig natin sa Diyos. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinansya ng kanyang puso. Huwag mabigat o dahil sa kailangan, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may masayang puso. Kaya sa bawat pagtanggap po ng kaloob, mga kaibigan, ito ang pag-ibig natin sa Diyos. May pag-ibig tayo sa kanyang gawain. Kaya anong pangako ng Panginoon sa umiibig sa kanyang gawain? Hebrews 6:10, impili ko ang Diyos para kalimutan yung ginagawa natin sa kanyang pangalan. Purihin ang Panginoon. Mapagpalang Ama, tuloy namin nalapit sa iyo ang aming mga kaibigan. Ikaw, Panginoon, ang siyang magpala at pagbalik ng higit na biyaya. Bagamat ang panahon ay mainit, ingatan mo ang bawat isa na sa paglalakbay at ang mga salita mo sa mga kinasangkapan, gabay namin upang, Panginoon, sa pagbubulay po, ikaw ang magbalik ng higit na biyaya sa kanila. Reverend Conductor, Inspector Pasahero, pagpalain mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya mga kaibigan, sa bahagi po ng pagkakaloob, tayo po maging maibigin na nagiging kabahagi sa salita ng Diyos. Kaya kung may mga prayer request po, maaari niyo pong isulat dahil 5-7 po, meron kaming pananalangin. Kaya habang tayo po nagkakaloob, any donation po, papurihan natin ang Panginoon.